Nakasubscribe ka na ba sa YouTube channel ni Papa Dudut? Dalawa po ang aking YouTube channel. Ang Papa Dudut na kung saan napapanood niyo po ang video na ito at ganoon din po ang Papa Dudut Vlogs. Pindutin po ang subscribe button at notification bell para updated po kayo sa mga bagong vlogs ng inyong Papa Dudut. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories Exclusive Online. Paano kung magmahal ka ng isang taong bawal mahalin sapagkat siya'y nakalaan na para sa iba? Tatanggapin mo ba siya na mawala para hindi magkasala o handa kang magkasala, wag lamang siyang mawala? Dear Papa Dudut, ako po si Gerardo pero tawagin niyo na lamang sa pangalang Gerald. 37 years old at isang bank manager. Tuwing weekdays ay pagod na pagod ako sa work dahil sa dami ng responsibilidad sa akin bilang isang bank manager. Kaya nga sa online lamang ako madalas na nakakapakinig ng inyong programa. Papa Dudut, dati akong isang teenage dad. Sa edad ko na 14 ay namulat ako sa responsibilidad bilang isang ama. Masyado kasi ako mapusok noong kabataan ko. Siguro dahil sa hindi rin ako naasikaso ng mga magulang ko dahil busy sila sa kani-kanilang mga trabaho. Kaya maaga akong namulat sa responsibilidad sa hindi sinasadyang pangyayari ay nabuntis ko noon ang aking girlfriend na noon ay 17 years old pa lamang. Nang manganak ang aking girlfriend, isang cute na sanggol na lalaki yon na pinangalanan naming Jeronimo Lawrence o mas kilala sa palayaw na Jerry. Pero Papa Dudut, noong mga panahong yon, matapos manganak ay iniwan ako sa ere ng aking girlfriend. Kinakasan niya ang responsibilidad niya bilang isang ina. Dahil doon ako na ang nagpalaki kay Jerry. Sa edad kong yon ay pinasan ko na ang responsibilidad kay Jerry. Bagamat financially ay ang mga magulang ko ang sumasagot, ako naman ang nag-aalaga sa aking anak. Ngunit di naman yon naging hadlang para makapag-aral ako. Bagamat pinaalagaan ang mga magulang ko sa yaya si Jerry, ay ako pa rin ang madalas na mag-alaga sa aking anak kapag tapos na ang klase ko o di kaya kapag walang klase. Dahil kay Jerry ay namulat ako na kailangan kong mag-aral ng mabuti para may kinabukasan ang aking anak. Kaya itinigil ko na ang mga debersyon na pangkaraniwang ginagawa ng mga kabataang kasing edad ko lamang. At sa halip ay nag-concentrate ako sa aking pag-aaral. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay kaagad akong nakahanap ng trabaho sa isang bangko. Doon ay ako na ang sumalo sa lahat ng responsibilidad kay Jerry. Nagsumikap ako hanggang sa tumaas ang aking posisyon. At heto ako ngayon, isa ng ganap na bank manager. Nag-ipon din ako ng pera noon para sa kinabukasan ni Jerry. Nang lumaki na si Jerry ay saka lamang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. 30 years old ako nang magkolehiyo ang aking anak. Hindi muna ako nag-asawa at sa halip ay binalikan ko ang pagiging teenager. Lahat ng mga hindi ko nagawa noong teenager pa ako ay ginawa ko na. Sumasama ako sa mga gimmick ng aking anak at malugod naman niya akong sinasama at pinapakilala sa kanyang mga kaibigan. Sa totoo lang Papa Dudut ay para lamang kaming magkapatid ni Jerry sa tuwing gumigimmick kami. Ang nakakatawa lang, mas updated pa ako sa mga uso kesa sa aking anak, lalo na sa latest fashion trends. Dahil doon ay na-feel kong bumabata akong muli. Sabi nga ng mga kasamahan ko sa trabaho ay tumatanda raw ako ng paurong pero wala akong pakialam. Samantala, madalas kaming magkasama ni Jerry sa mga gimmick at nightlife. Buong pagmamalaki niya akong ipinapakilala sa mga tropa niya na parang mga anak ko na rin. Guys, airpad ko. Ipinakilala ako ni Jerry sa mga kaibigan niya. At tulad ng aking inaasahan, lahat sila ay nasurpresa sa akin. Airpad mo yan? Ang bata naman. Gulat na sabi ng kaibigan niya. Halatang hindi sila makapaniwala.
Ako ang dad ni Jerry. Sa maniwala kayo at sa hindi, nakangiting sagot ko. Mga pare, 14 years lang ang tanda sa akin ni dad, dagdag pa ni Jerry. Lalong namangha ang mga kaibigan ng anak ko. Talaga? So 14 years old pa lang ang dad mo nang pinanganak ka? Ayos ah, narinig kong sabi naman ang isa pang kaibigan ni Jerry. By the way, just call me Gerald. Tama kayo, 14 years old pa lamang ako nang maging ama ko. I'm just 34 years old now. Pakilala ko sa dalawang tropa ni Jerry. Bali dad, sina Ray at Terence po pala, mga kabarkada ko nung college, ang sabi ni Jerry habang ipinapakilala sa akin ang dalawang lalaki. Magalang namang bumate sa akin sina Ray at Terence. Nice to meet you, Ray and Terence. Masaya ako dahil kayo ang naging kaibigan ng anak ko, ang sabi ko sa dalawa. Curious lang ako, Tito Gerald. Anong feeling ng isang teenage dad? Hindi ko ma-imagine na naging anak niyo si Jerry at the age of 14. Tanong naman sa akin ni Ray. Nako, sinasabi ko sa inyo, mahirap maging teenage dad. 14 years old pa lamang ako. Namulat na ako sa responsibilidad. Dahil sa responsibilidad na yon, ay hindi ko na-enjoy ang kabataan ko kaya heto ko ngayon, tumatandang paurong ang kwento ko. Nagtawanan kaming apat. Pero seriously, Tito Gerald, mukhang mas pasyonista kayo kaysa kay Jerry, ang sabi naman ni Terence. Tapos si Jerry pa yung mukhang matanda, ang biro naman ni Ryan. Nagtawanan ulit kaming apat. So Jerry, kapag may gimmick tayo, isama natin si Tito Gerald ah. Total naman eh, parang kasing edad lang natin ang dad mo. Suhestyon naman ni Terence sa anak ko. Oo ba? Pagsang-ayon ng aking anak pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ano dad? Walang problema sa akin. Game na game ako sa gimikan, sagot ko. Pagkatapos noon ay kwentuhan, tawanan, konting inuman at minsan hinihingan din nila ako ng payo sa buhay. Sa makatuwid, naging masaya naman ang samahan naming apat. Nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ko kina Terence at Ray at sa iba pang mga kaibigan ng aking anak, Papa Dudut. Dahil sa kanila ay marami akong nalaman tungkol kay Jerry. Isa na doon ay ang kanyang buhay pag-ibig na hindi na ikukwento sa akin ng aking anak. Minsan habang nasa bar kami, nagkakasiyahan ay biglang nagtanong sa anak ko si Terence. Kumusta na ang panliligo mo kay Rowena? Sinagot ka na ba niya? Guess what, Terence? Sinagot na niya ako. Buong pagmamalaking sagot naman ng aking anak. Girlfriend ko na si Rowena, pagmamalaki pa nito. Nagulat ako sa aking narinig, Papa Dudut. Talaga anak? Eh bakit hindi mo ikinikwento yon sa akin? Kailan pa? Actually dad, nung isang araw pa. Hindi ko yun ikinikwento sa iyo kasi gusto ko po kayong surpresahin. Sagot sa akin ni Jerry. Congratulations pare, Rowena is a good catch. Ang bati naman ni Ryan sa aking anak. Sige nga, ipakilala mo sa akin yung girlfriend mo at nang makilatis ko, ang sabi ko naman. Nako Tito Gerald, sinasabi ko sa inyo maganda si Rowena. Jackpot na jackpot ang anak ninyo. Dagdag naman ni Terence. Dad, ako pa, eh magaling akong pumili ng babae. Pagmamalaki pa ng aking anak. Pagdating sa pag-ibig ay hindi ko hinihigpitan si Jerry, Papa Dudut. Although bilang ama ay madalas ko siyang payuhan tungkol doon. Madalas kong paalalahanan si Jerry na ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay isang mabigat na responsibilidad. Lagi ko siyang pinapangaralan na unahin muna ang kanyang pag-aaral at pagplanuhang mabuti ang kanyang buhay bago sumabak sa pakikipagrelasyon. Madalas ko ngang gawing halimbawa ang aking naging buhay at pinangako sa akin ni Jerry na hindi siya tutulad sa akin, Papa Dudut. Bilang ama ay masayang masaya naman ako dahil isinasabuhay ni Jerry ang mga pangaral ko sa kanya. Katulad ko ay mataas din ang pangarap niya. Kaya nang malaman kong may girlfriend na si Jerry ay hindi ako nangamba. Alam ko na matalino ang aking anak sa pagdidesisyon sa kanyang buhay, Papa Dudut. Labis ang katuwaan ko
na makitang masayang masaya ang aking anak at alam ko dahil yon kay Rowena. Unang beses kasing pumasok sa isang relasyon si Jerry. Madalas nga yung ikwento sa akin ng aking anak ang tungkol sa kanyang girlfriend at kumbinsido akong tamang babae ang napili niya. Sabi rin niya sa akin na si Rowena na ang gusto na niyang mapangasawa. Ako naman bilang ama niya ay palagi akong nakahandang magbigay ng gabay sa aking anak. Samantala, madalas ipakita sa akin ni Jerry ang mga pictures ni Rowena. Kaya minsan ay hiniling ko sa aking anak na gusto kong makilala ang kanyang girlfriend. Agad namang nagpaunlak si Jerry at isang araw ay pinakilala ni Jerry sa akin si Rowena. Dad, ipinapakilala ko sa inyo si Rowena, sabi ng aking anak. Katabi niya ang isang babaeng parang isang anghel na bumaba sa langit. Oo, ganun ko i-describe si Rowena kasi napakaganda niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking paghanga sa girlfriend ng anak ko. Good morning po sir, nice to meet you. Magalang na bate sa akin ni Rowena. Pagkatapos ay lumabas ang dalawang dimples niya pagkangiti sa akin. Oh, good morning din Rowena. Medyo nauutal kong bati pa sa babae. That time ay halos speechless ako dahil parang na-magnet ni Rowena ang puso ko. By the way, call me Gerald na lang. Wag sir. At saka kahit wala na pong po, tumatanda ako masyado, parang magkapatid lang naman kami ni Jerry. Dagdag ko pa. Halatang nahihiya pa sa akin si Rowena na tawagin ako sa aking pangalan. Anak, tama palang sinasabi mo eh. Maganda palang girlfriend mo, ang sabi ko pa kay Jerry. Agad namang nagpasalamat si Rowena sa ibinigay kong compliment sa kanya. Thanks Gerald. Ilang taong ka na Rowena? Tanong ko sa babae. 25, sagot niya. So 5 years pa lang tanda mo sa anak ko. Anyway, saan ka nag-work? Bank teller ako. Magalang na tugon naman ni Rowena. That's nice. Ako nag-work din ako sa bangko as branch manager. Sabi ko naman. Yan si Jerry, pagka-graduate niya this month, sa bangko din niya magtatrabaho. Hindi ba anak? Yes dad, sagot naman ni Jerry. Pagkatapos noon ay nagwentuhan na kaming tatlo Papa Dudut. Inaamin ko na labis na napahanga ako kay Rowena. Bukod kasi sa maganda si Rowena ay pino ang kilos nito. Idagdag pa ang magaganda niyang ngiti at mapupungay na mga mata na nagpapadagdag sa kanyang appeal. Bukod sa kagandahan ay humanga rin ako sa pagiging magalang at matalino ni Rowena. Masayang kausap ito at palaging may sense ang mga sinasabi niya. Kaya naisip ko noon na pareho pala kami ng standards ng aking anak pagdating sa babae. Nagmana talaga sa akin si Jerry. Lumipas ang ilang buwan ay naging masaya ang relasyon ni na Jerry at Rowena. Madalas dalhin ni Jerry sa bahay ang kanyang girlfriend. Si Rowena naman ay madalas na ipagluto kami ng pagkain na siyang gustong gusto ng aking anak. Minsan kahit na wala sa bahay si Jerry ay pumupunta pa rin si Rowena sa bahay at ipinagluluto niya ako ng pagkain. Madalas din kaming magkwentuhan ni Rowena. Kapag nasa eskwelahan si Jerry ay pumupunta si Rowena sa bangkong pinapasukan ko. At tuwing lunchtime naman Papa Dudut ay sumasabay siyang kumain sa akin. Minsan humihingi ng payo sa akin si Rowena sa tuwing nagkakatampuhan sila ng aking anak. Ako naman palaging to the rescue at parang ama ako kung magbigay ng payo sa kanya. Ngunit Papa Dudut, dahil sa pagiging close namin ni Rowena sa isa't isa, ay hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Pero nang mga panahong yon ay naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Ipinagpalagay ko na lamang na parang anak lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Sa kabilang banda nang makapagtapos si Jerry sa kolehiyo at makahanap ng trabaho sa bangko, ay nagpa siya na sila ni Rowena na magpakasal. Kaya kaagad kong tinulungan si Jerry na ihanda ang kanilang kasal. Namanhikan kami sa mga magulang ni Rowena at hindi naglaon ay napagkasunduan ang petsa ng kasal
at ang magiging kontribusyon ng dalawang panig. Nang masettle down ang perang gagastusin sa kasal ay sinimulan na nina Jared Rowena na maghanda sa idadamit nila sa araw ng kanilang kasal. Halata sa lahat ang sobrang kasiyahan sa nalalapit na kasal, maliban kay Rowena. Nasabi ko yon kasi ilang araw ko nang napapansin na parang naging malungkutin ang fiancé ni Jerry. That time ay nakaramdam ako ng kaba. Baka kasi nagdadalawang isip na si Rowena na pakasala ng aking anak. May problema ba Rowena? Hindi ko na matiis na itanong sa kanya yon habang sinasapinal ang wedding gown na gagamitin sa kasal. Wala naman Gerard, sagot ni Rowena. Matipid pero nakakakaba. Gusto mo pa rin bang maikasal sa anak ko? Diretsyang tanong ko sa babae. Napatingin sa akin si Rowena. Bakas ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Oo, tipid na sagot niya. Pero papadudot habang palapit ang araw ng kasal ng aking anak ay nakakapansin akong kakaiba sa pakikitungo sa akin ni Rowena. Mas gusto niyang kasama ako kaysa kay Jerry. Bukod sa lalong naging malulungkutin siya, kaya madalas ko siyang tanungin kung ano ba ang bumabagabag sa kanya. Pero nananatili siyang tahimik. Hanggang sa isang araw ay nagtapat sa akin ang future wife ng aking anak. May sasabihin ako sa iyo, Gerard. Nag-away kami ni Jerry, pagtatapad sa akin ni Rowena. Nag-aalala ako sa sinabing yon ng fiancé ng anak ko. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay malungkot ang aking anak. Anong problema ninyo ng anak ko? Baka makatulong ako, ang sabi ko sa kanya. Actually, Gerard, may kinalaman ito sa atin, pagpapatuloy ni Rowena. Halata sa mga mata niya na tila gusto niyang umiyak. Ha? Sa atin? Hindi ko maintindihan, naguguluhang sabi ko. Dito ay isang katotohanan ng aking nalaman. Gerard, ikaw ang mahal ko, hindi si Jerry. Pagdatapat sa akin ni Rowena habang hinahawakan niya ang aking kanang pisngi. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko na mga oras na yon. Magkahalong takot at saya. Oo, aaminin ko na nagkaroon na ako ng matinding pagmamahal kay Rowena. Pero kailangan ko yung pigilan dahil ayaw kong masaktan ang aking anak. Alam ko magugulat ka, Gerard. Pero hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko sa iyo, Gerard. Ikaw ang mahal ko. Nararamdaman ko din na mahal mo din ako. Ang sabi ni Rowena habang inilalapit niya ang kanyang mga labi sa akin para halikan. Pero umiwas ako sa kanyang mga mapanuksong mga labi. Oo, inaamin ko na mahal din kita pero mali ito. Kawawa si Jerry. Ikakasal na kayo ng anak ko. Alam ba niya ang mga ito? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, Gerard. Nag-away kami sa ibang bagay pero hindi niya alam ang nararamdaman ko para sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Samantala, inuusig na ako ng aking konsensya ng mga oras na yon. Masasaktan ang anak ko sa gagawin mo. Sa gagawin nating dalawa. Ang sabi ko habang naiisip ko si Jerry. Gerard, please, mahal kita. Handa akong isugal ang lahat para sa iyo. Muling sabi pa ni Rowena at sa pagkakataong ito ay tuluyan na niyang naangkin ang aking mga labi. Nung una gusto ko siyang pigilan. Pero parang ayaw na mga labi ko. Tila may sarili itong pag-iisip at nagpatuloy sa pag-angkin sa mga labi ni Rowena. Hindi nagtagal ay bumigay na rin ako at isang nagbabagang halik ang aking ibinigay. Pababa sa kanyang leeg at dibdib. Susubukan ko nang hubarin ang damit ni Rowena nang biglang rumehistro muli sa aking isipan ang mukha ng anak kong si Jerry. Umiiyak, bagsak na bagsak, tila gustong magpakamatay. Agad akong natauhan at itinigil ko ang pag-angkin sa katawan ng future daughter-in-law ko.
Mahal din kita, Rowena, pero inaalala ko ang anak ko. Ikakasal na kayo ni Jerry. Masasaktan siya kapag nalaman niya ang niloloko natin siya. I'm sorry, Rowena. Mahal kita pero mas mahal ko ang anak ko. Wika ko sabay talikod at iniwang nag-iisa ang babaeng labis ko nang minamahal. Alam kong isang malaking kahibangan ang nararamdaman ko sa kanya. At nang magtapat nga sa akin ng pag-ibig ang fiancé ni Jerry ay lalo akong naguluhan. Magkahalong sakit at guilt ang aking naramdaman. Nasasaktan ako para sa aking anak dahil ang mapapangasawa niya ay may ibang mahal na lalaki. Nagigilty ako sapagkat hindi ko kayang ipagkalulo ang aking anak alang-alang sa pag-ibig ko kay Rowena. Kaya naman minabuti kong umiwas na lamang kay Rowena. Simula noon ay ginawa ko na ang lahat ng klase ng pag-iwas kahit na masakit pa yon sa akin. Para sa akin ay mas importante pa rin ang aking anak kesa sa aking sariling kaligayahan. Pero Papa Dudut, hindi ko rin napigilan ang pag-iwas ko kay Rowena. Inaamin ko na nangungulila ako ng husto sa kanya. Nawalan ako ng concentration sa aking trabaho dahil sa kakaisip ko sa kanya. Sa tuwing makikita ko sina Jerry at Rowena na magkasama ay nadudurog ang puso ko. Kaya dinadaan ko na lamang yon sa paglalasing. Samantala dahil sa kakaibang kilos na meron ako ay nahalata ni Jerry yon at agad niya akong tinanong kung ano ang problema ko. Pero nanatili akong tahimik. Hanggat maaari ay iniiwasan ko ang aking anak. Si Jerry naman ay madalas na ring nagwo-worry sa akin. Isang linggo bago ang kasalan ay muli kaming pinagtagpo ni Rowena ng kapalaran. Nagkita kami sa parke at agad niya akong dinala sa condo unit na tinitirhan niya. Bagamat binabagabag ako ng aking konsensya, ay hindi nagawang pigilan nito ang aking katawan na sumama sa tukso. Mahal kita, Gerardo. Ikaw talaga ang iniibig ko. Mahirap bang intindihin yun? Bulong sa akin ni Rowena nang mapansin niyang sinusubukan ko pa rin pigilan ang aking sarili. Ikakasal na kayo ng anak ko sa isang linggo. Ang sabi ko habang pinipigilan ng tukso. Wala akong pakialam, Gerard, na ibulalas ni Rowena. Tama na, Rowena. Tama na ang kalokohang ito. Hindi ko kayang ahasin ang sarili kong anak. Nagagalit-galitan kong sabi sa babaeng kaharap ko. Ngunit lalo akong inakit ni Rowena. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Sa'yo lang ako magpapakasal. Sa'yo lang, Gerard, ang sabi niya. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang hinawakan ang ibaba ng aking pantalon sa aking maselang parte. Nakapikit lamang ako, kaunti na lang at bibigay na ako. Sa pagkakataong yun ay dahan-dahang dinilaan ni Rowena ang aking leeg habang hinihimas ang aking ibabang parte. Nanginginig ako at tila ba may kuryenteng dumadaloy sa aking mga ugat. Bumilis din ang tibok ng aking puso. Kaunti na lamang at sasabog na ako. Please, Gerard, make this night ours. Mapang-akit na bulong sa akin ni Rowena. Sa pagkakataong yon ay tuluyan na akong bumigay. Alam mo ba na hindi ko kailanman ibinigay ang virginity ko kay Jerry? Sa'yo ko lang ito ibibigay, Gerardo. Angkinin mo na ako, dagdag pa ni Rowena habang hinuhubad niya ang aking suot na polo at pantalon. Sa puntong yon ay hindi na ako nagpakipot pa. Dinala ko si Rowena sa kanyang kama at unti-unti kong hinubad ang kanyang suot na damit. At doon ay tuluyan na kaming naglaro sa apoy. Oo, Papa Dudut. Inangkin ko ang katawan ng future daughter-in-law ko. Ginawa naming pareho yon para ipakita at iparamdam kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Papa Dudut, ng gabing yon ay sumuko ang aking puso sa pagpaparaya sa aking anak.
Napagtanto ko na hindi ko kayang mawala sa akin si Rowena. Ilang beses na ako nagsakripisyo kay Jerry pero sa pagkakataong ito ay hindi ko kayang isakripisyo ang pagmamahala namin ni Rowena. Buong buhay ko ay binigay ko na kay Jerry. Panahon naman upang pahalagahan ko ang aking sarili. Inaamin ko na naging makasarili ako. Buo ang desisyon ko noon at talikuran si Jerry at sumama sa fiancé nito. Isang araw bago ang kasal ay muli kaming nagkita ni Rowena sa isang maliit na restaurant. Doon ay isang desisyon ang ginawa naming pareho. Buo na ang desisyon ko, Gerard. Hindi ako sisipot sa kasal namin ni Jerry bukas. Pagtatapat naman ni Rowena. Itutuloy pa ba natin to? Nag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Oo. Magtana na tayo. Ikaw ang gusto kong makasama. Diretsong sagot ni Rowena sa akin. Alam ko masakit ito kay Jerry pero ayaw kong makasama ang taong hindi ko naman mahal. Nakahanda na ba ang lahat ng dadalhin natin? Tanong ko. Tumango naman si Rowena. Bukas ng hapon, lilipad tayo papunta ng Aklan. Magiging tahimik ang buhay natin doon. Pagpapasya ko. Pagkatapos noon ay isang nagbabagang halik ang aking ibinigay sa babaeng pinakamamahal ko. Samantala dumating ang araw ng kasal nina Jerry at Rowena. Hindi na ako umuwi noon sa bahay at sa halip ay nanuluyang kami ni Rowena sa isang hotel chain sa Caloocan bago tumungo sa domestic airport. Napansin kong nakailang missed call sa akin ng anak ko pero wala akong ganang sagutin yon. Sigurado ko that time na sobrang nagwo-worry na si Jerry sa aming dalawa ni Rowena. Alas 10 ang kasal pero alas 9 pa lamang ay nasa airport na kami. Eksaktong 10:30 naman ay lumipad na kami papunta sa Aklan. That was the hardest decision I've ever made. Tumuloy kami ni Rowena sa rest house na pagmamay-ari ng mga magulang ko. Tinanggal ko rin ang anumang uri ng komunikasyon kay Jerry. Pero panayang dasal ko noon sa Panginoon na sana patawarin niya ako sa ginawa ko sa aking anak. Nararamdaman ko rin sa mga oras na yon ang pighati at pagkamuhi sa puso ni Jerry. Ilang araw kaming lumagi ni Rowena sa Aklan pero hindi ako mapalagay. Palaging napapanaginipan ko si Jerry na umiiyak sa harap ko. At dahil doon ay inusig ako ng aking konsensya. Masyado akong nag-alala sa aking anak kaya naman nag-decide ako na umuwi ng Maynila upang alamin ang kalagayan ni Jerry matapos ang pag-tridor ko sa kanya. Pumunta ako sa bahay namin ng anak ko at doon ay nadatnan ko si Jerry na nangangalumata, wasted at parang wala nang kinabukasang naghihintay. Anak, sabi ko pagkakita kay Jerry. Niyakap ko siya ng mahigpit pero tulad ng aking inaasahan ay nagpumigla siya. Anak, alam niyo ba yung sinasabi niyo? Ha? Ikaw? Anak ba talaga ang turing mo sa akin? Ang sabi ni Jerry na may halong panunumbat. Oo. Ang tangi kong naisagot sa kanya. Kung anak pa lang turing mo sa akin, eh bakit mo ko trinaidor? Bakit mo inagaw sa akin ang babaeng pinakamamahal ko? Bakit mo inahas ang girlfriend ko? Sa pagkakataong yon ay nakita ko ang galit at pagkamuhi sa mga mata ni Jerry, Papa Dudut. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadya. Naiiyak kong wika. Hindi sinasadya? Hindi ba sinasadyang maituturing ang inyong pagtatanan at planong hindi pagsipot sa kasal ko? Gerardo, huwag mo nga akong lokohin. Anak, intindihin mo naman sana ako. Mahal ko si Rowena. Nagmamahalang kami. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Pero ako, hindi niyo ako inintindi. Hindi niyo man lang inisip kung ano ang mararamdaman ko oras na malaman kong inagaw mo sa akin ang fiancé ko. Galit na wika ni Jerry. Mga agaw ka, Gerardo. Pinagsisisihan ko kung bakit ikaw pang naging tatay ko. Nasaktan ako ng sobra sa mga sinabing yon ng anak ko.
Pero nilunok ko yon kahit mapait sa aking puso. Kasalanan ko rin naman kaya ako kinamumuhian ng aking anak. Samantala, sinubukan ko pa rin yakapin ang aking anak. Pero lumayo ito, Papa Dudut. Alam ko na gusto niya akong suntukin ang mga oras na yon. Pero pinigilan lang niya. Tama na. Layan mo na ako. Bago ako tuluyang mawala ng paggalang sa inyo. Naiiyak na sabi sa akin ang aking anak. Anak, sana mapatawad mo rin ako. Sa totoo lang masakit sa akin makita kang ganyan. Kung nasaktan man kita sa ginawa namin ni Rowena, mas nasaktan ako dahil alam ko ang nararamdaman mo. Anak kita, Jerry. Halos nanginginig na ang boses ko sa sobrang pag-iyak noon. Anak mo pala ako pero bakit ginawa mo sa akin to? Gerardo, hindi mo ba alam ang sakit na idinulot ng panluloko niyo sa akin? Sa dinami-dami kasi ng pwedeng manloko sa akin, sarili ko pang ama. Ang sama mo, Dad. Hindi mo inisip ang mararamdaman ko. Hindi mo inisip na masasaktan ang anak mo sa gagawin ninyong pagtatanan. Alam mo ba, Dad? Sobrang kahihiyan ang inabot ko nang hindi sumipot sa kasal namin si Rowena. Nilagay mo ko sa kahihiyan, Gerardo? Sa pagkakataong yun ay tuluyan ang bumagsak ang aking katawan at napaluhod sa harap ng aking anak dahil sa labis na pagdadalamhati. Ang malas ko dahil sa dinami-dami ng pwede kong maging tatay, ikaw pang ibinigay sa akin? I hate you, Gerardo. Kinamumuhian kita. Buong lakas na sinabi yon ni Jerry sa harapan ko. Papadudot, masakit sa akin na kamuhian ang sarili kong anak. Pero wala naman akong magagawa. Ako rin naman ang may kagagawa nito. Ako rin mismo ang sumira sa samahan naming mag-ama. Labis akong nakonsensya sa ginawa ko kay Jerry. Naramdaman ko ang sakit na nararamdaman niya sapagkat anak ko siya, Papa Dudut. Simula noon ay naging madalas ang aking pag-iyak. Hindi rin ako makatulog noon sapagkat madalas akong usigin ang aking konsensya. Nawala rin ang concentration ko sa aking trabaho. Maski si Rowena ay nakonsensya na rin sa ginawa namin ni Jerry. Papa Dudut, ilang beses kong tinangkang humingi ng tawad kay Jerry ngunit madalas bawalan ako ng lakas ng loob. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na nagpakalayo-layo na si Jerry. Hindi nagpasabi si Jerry kung nasaan siya, lumipat ng tirahan. Wala na kaming naging communication simula noon. Kami naman ni Rowena ay nagpa siyang magpakasal sa Huwes. Samantala, natanggap na rin ang mga magulang ni Rowena ang relasyon namin bagamat awang-awa sila kay Jerry. Ako naman ay palagi kong pinagdarasal si Jerry sa Diyos na sana'y gabayan niya ang aking anak at ilayo sa anumang kapahamakan. Hiniling ko rin sa Diyos na sana'y mapatawad din ako ni Jerry sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Hanggang isang araw ay dininig ng Diyos ang aking kahilingan. Aksidente kami nagkita ni Jerry sa simbahan ng Santo Domingo sa Quezon City. Bagamat nahihiya, agad akong tumabi sa upuan na kinakalagyan niya. Ina-expect ko nang magagalit siya sa akin kapag nakita niya ako. Pero nang lumingon siya at makita ako ay ngumiti sa akin ang aking anak. May kaunting lungkot pero alam kong welcoming ang mga ngiting yon. Pasensya na po kayo kung nakapagsalita ako ng hindi maganda sa inyo. You know, Dad, I realize na mahal ko pala kayo, Dad. Naisip ko na napakababaw na gawing dahilan ang pagkatanan ninyo ni Rowena sa pagiging mag-ama natin. Alam ko nagdulot ako ng sakit sa inyong damdamin. Dad, sana po tanggapin ninyo ang taus-puso kong paghingi ng tawad sa mga ginawa ko sa inyo. Pinagsisisihan ko po ang lahat, paghingi ng tawad sa akin ng aking anak. Naiyak ako nang marinig ko ang mga sinabing yon ni Jerry. Dad, tatanggapin niyo ba ako bilang anak? Dagdag pa niya. Anak, ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo.
Kung nagdulot ka man ng hapdi sa puso ko, I deserve it. In the first place, ako naman ang may kasalanan. Jerry anak, kung nagkasala ka man sa akin, matagal na kitang pinatawad. Kung tatanungin mo sa akin kung tatanggapin pa kita, syempre oo. Anak kita eh, sagot ko. Dad, salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Labis akong natuwa nang marinig ko yon mula sa aking anak. Sa wakas ay nagkapatawaran kami, Papa Dudut. At pareho kaming handa para magsimula ng panibagong buhay bilang mag-ama. Samantala nang malaman ito ni Rowena ay natuwa rin siya. Inayos ko kaagad ang flight namin ni Jerry pabalik ng Aklan at nang makabalik ay agad kaming sinalubong ng aking asawa. Nung una medyo nagkakahiyaan pa sina Jerry at Rowena. Pero ang asawa ko na ang gumawa ng unang hakbang para humingi ng tawad. I'm sorry Jerry sa mga nagawa namin sa iyo ni Gerardo. Sana mapatawad mo kami, ang sabi ni Rowena sa kanyang stepson. Wala na sa akin yun Rowena, pinapatawad ko na kayo. Paggarantiya ni Jerry sa kanya. Pagkatapos ay ikinuwento ko na rin kay Jerry ang naging kasal namin ni Rowena sa Huwes at agad naman kaming binati ng aking anak. So hindi na pala Rowena ang tawag ko sa iyo kundi Tita Rowena na o Nanay Rowena, ang wika naman ni Jerry. Natawa na lang kami ng asawa ko. Papa Dudut, yun na ang siguro ang pinakamasayang araw ko, ang mapatawad ni Jerry. Muli pong nanumbalik ang masiglang relasyon namin bilang mag-ama. Bagamat hindi na kami gumigimik ng sabay sa mga bar di tulad ng dati ay madalas pa rin ang naging bonding namin. Ilang buwan ang lumipas at nanganak na si Rowena at babae ang naging bunga ng aming pagmamahalan. Pinangalanan namin itong Geraldine Andrea. Labis naman ang pagkatuwa ni Jerry sapagkat isa na siyang kuya. Kaya madalas niyang pasalubungan at regalohan ng kung ano-ano ang kanyang kapatid. Ako naman ay labis na katuwaan din ang aking nararamdaman dahil nakapag-move on na si Jerry. Yun nga lang Papa Dudut, simula nang maging sawi siya sa pag-ibig ay hindi na siya muling umibig pa. Bagkos ay naging workaholic siya sa kanyang trabaho sa bangko. Ipinagtapat niya sa akin Papa Dudut na wala na sa plano niya ang mag-asawa pa at magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin niya pinapansin ang mga babaeng nagbibigay ng motibo sa kanya. Mas gusto raw niyang maging binatang matanda upang mag-enjoy daw sa buhay. Inaamin ko Papa Dudut na nakakaramdam pa rin ako ng guilt dahil alam kong kasalanan ko yon. Kaya naging ganon ang pananaw ni Jerry sa buhay. Pero umaasa pa rin ako na isang araw ay makikita rin niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. Papa Dudut, maraming salamat po sa inyo dahil napili ninyong itampok ang aking storya naming mag-ama. Sa mga masugid mo taga-subaybay, naway magustuhan nila ang kwento namin at sana ay kapulutan po ito ng aral. More power sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Gerard. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Gerard. Alam ko na marami po sa inyo ang hindi sang-ayon sa ginawa niya sa kanyang anak na si Jerry. Pero nagawa lamang ngayon ng dahil po sa pag-ibig. Oo, masakit para kay Jerry, pero mas mabuti na rin na malaman niya ng maaga na hindi talaga para sa kanya si Rowena. Hindi po natin masisisi si Rowena sapagkat nagmahal lamang siya. At mas mabuting umatras na siya ng mas maaga kesa naman sa paabutin pa niya sa kasal nila ni Jerry at doon ay saka siya magtataksil. Samantalang naging mapait man ang naging relasyon ng mag-ama na sina Gerardo at Jerry, sa kalagitnaan po ng ating kwento pero sa huli ay nanaig pa rin ang pagiging magkadugo nila at nagkapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Mabuti rin na marinig kay Gerard na nakapag-move on na ang kanyang anak sa mga nangyari. At ipanalangin natin sa Diyos na sana'y makita na ni Jerry ang pag-ibig na nakalaan para sa kanya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, dito lamang sa Papa Dudut Stories Exclusive Online. Maraming salamat po. Ang buhay.
mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.